Si Jesu Kristo'y nabuhay na nalain sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na nalain sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. And through her intercession, we ask the Lord to strengthen us. We ask the Lord to make us persevere, especially in moments of trials, in moments of struggles, especially in difficult times. Together with Father Mark and Father Hector, samahan niyo po kami para manalangin sa Diyos na tayong lahat ay patatagin ng Diyos, lalo na sa mga oras na tayo ay pinepersecute dahil sa ating pananampalataya. At katulad ni na Francisco, Jacinta, at kanya ni pang isang kapatid na nag-persevere para sa paniniwala sa mahal na ina, tayong lahat ay humihingi din ng biyayang yan upang maging kalugod-lugod sa Diyos bilang mga binyagan. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito at lalo na yung mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng live streaming, tayo pong lahat ay magpasalamat at magpuri sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan.
kaya't makaligtas nawa kaming tanan. Pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhen ng Patima para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalataya sa Judea at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig sama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Judeo sa lusod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod ng kanilang dinadalaw ay pinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay si Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinasala sila ng Espiritu Santo na nangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagta sila ng Misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia nakatayo at namamanghi sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan niyo kami. Pagkatapos ang pangitain ito, gumaya kami agad sapagkat natatunayan namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan niyang malugod. Umawit sa kahalakan ang lahat ng mga bansa, Panginoon ay papurihan, paglikura siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginoon ay ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat ng nalilang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Wala siyang Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia! 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 Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napupuot na ito sa akin bago sa inyo.
Kung kayo ay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa lahat ng mga devotees and pilgrims na nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Kasama po natin ang dalawang pari na mga misyonero. At si Father Hector ay may kasamang mga pilgrims mula sa New Manila. Welcome po sa inyo na nagsadya dito para makilahok sa banal na misa, lalo na po sa dito sa pambansang Dambana. At si Father Mark naman po ay naririto upang tulungan tayo na magkaroon ng tinatawag na o ma-launch yung Alpha Renewal Program. Ngayon po, mamaya po pagkatapos nito, hanggang alas 4 ng hapon ay ang ministers, different ministry heads, PPC, and ilang administrative section heads ay makakaroon ng orientation about Paris Renewal Program na kung tawagin ay Alpha. At na nagpapasalamat po tayo sa presensya nila dahil at sa presensya ninyong lahat dahil ito'y isang magandang pagkakataon para ipakita kung gaano ka-blessed natin at ka-privilege natin bilang Kristiyano. At totoo naman yan, hindi lahat ng Kristiyano ay nakakaroon ng ganitong opportunity to congregate together and celebrate the faith. May mga Kristiyano na hindi magawa ang bagay na ito dahil bawal. May mga Kristiyano tayo, may mga kapatid tayong Kristiyano, lalo na sa ibang bansa, na hindi magawa na maipakita outwardly ang kanilang pagsamba dahil sila'y mapapersecute. Tawag natin dyan ay Christian persecutions. Maaring hindi gagap ng karanasan ninyo yung katotohanan yan, pero ang iba nating mga kapatid na Kristiyano ay hindi makapagsamba katulad ng ginagawa natin dahil sa takot na sila ay ma-persecute. Dito sa Pilipinas, hindi lantad o hindi hayagan ang Christian persecutions, lalo na dito sa area ng Luzon and Visayas. Pero mayroon tayong mga ilang kapatid sa bahagi ng Mindanao na nape-persecute because minority sila doon. Sa ibang bansa, lalo na sa Middle East countries, napaka buhay ang karanasan ng persecution ng mga Kristiyano. Ayon sa datos, sa Iraq, dati ay 1.5 million ang mga Kristiyano nung bago mag 2003. But because of Christian persecution, naging 100,000 lang, more or less, ang mga Kristiyano doon. Katulad ng maraming Kristiyano na nakakaranas ng ganitong persecution worldwide, yun pong magkakapatid na Francesco, Jacinta, and Lucia, mga visionaries ng Our Lady of Fatima, ay nakaranas din ng Christian persecution. Bakit sila pinersecute? Pinersecute siya kasi nagsabi lang sila ng totoo na nakita nila ang mahal na birhen.
at nagbigay ng mensahe ang mahal na birhen sa kanila. At sa pagsasabi nilang ito, sila po ay hinaras at pinersecute at sinabing tinuruan na magsinungaling at sabihin sa mga tao na hindi totoo yung kanilang nakita at gawa-gawa lamang nila. Pero sila'y nanindigan. And because of that, sila po ay ikinulong, sila ay hinaras. Totoong-totoo ang Christian persecution sa isang kadahilanan, sapagkat tayo ay nagwi-witness sa ating Panginoong Jesus. It's because of Jesus kaya nagkakaroon ng Christian persecution. Ano yung mga mahahalagang, ilan sa mahahalagang prediction ng mahal na Birhen ng Fatima? Magkakaroon ng World War II at nangyari nga yan. Ang pagtatangka sa buhay ni Pope John Paul II ay isa sa maituturing na napakalaking uri ng persecution sa buhay nating mga Kristiyano. To be a Christian is a blessing and a privilege, but not without persecution. At bahagi ng buhay natin yan dahil kay Jesus. Mga kapatid, ngayong umagang ito, narinig natin sa ating mabuting balita ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, parurusahan kayo dahil sa akin. At kung tayo'y tunay na nagsasabuhay ng diwa, ng binyag na ating tinanggap nung tayo'y mga bata pa, na niririnyo natin palagi sa ating pagsampalataya sa Diyos, at lalo na tuwing Easter Sunday, hindi tayo dapat matakot na magsabuhay ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano because of Jesus. At yan ang hamong iniiwan sa atin ngayong umagang ito. Hingi natin sa Diyos ang katatagan ng puso at isip at ang biyaya ng katapatan sa pananampalataya despite of and in spite of persecutions. Let us be firm in faith. At huwag tayong mawala ng loob na isabuhay ang turo ng ating Panginoong Jesus kahit na tayo ay nakakaranas ng persecution mula sa mga hindi nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa unang pagbasa, narinig natin ang pagbimisyon ni San Pablo at ng kanyang mga kasama. At itong pagmimisyon nilang ito ay hindi binigay sa kanila na silver platter. Especially St. Paul, he suffered a lot because of faith. He suffered a lot to the point that pati ang kanyang buhay at ang uri ng kanyang pagkamatay is a kind of persecution only because he believed. Because of his faith in Jesus. Katulad ni San Pablo, katulad ni Lucia, ni Francesco, ni Jacinta, at iba pang mga martir sa pananampalataya, inaanyayahan tayong lahat na huwag matakot isabuhay ang ating pananampalataya amid suffering and persecution. Sa pagsasagawa natin ng ganung katotohanan, mga kapatid, tayo ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Nawa, maging matatag tayo, maging firm in faith tayong lahat sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya at maging tapat tayo kay Kristo hanggang sa huling hiyabla ng ating buhay. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming ating
puri-puri ka Diyos sa mga nakikisasanglibutan sa iyong kagandang loob na rito ang aming ialay. Mula sa lupa at lumunan ang aming pagawa, ang tinapay na parang pagkain. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariyang Birheng Ina ng Sambayanan, kami maalab na makapamuhay at sa pakikipag-aisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa kanya'y makipagtulungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus, inihabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na likuban ng Espiritu Santo, si Maria ang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, tinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, langkapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang magpagpupuri sa ikararanggal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan na tayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Speak the words of man and of the angels, but ye not love. I am not he. If I give my without love, I am not me. If I understand the world and all its mysteries, but we not love, I am not he. If my faith moves mighty mountains, but without love, I am not.
Love is patient, love is kind, love is everlasting. Love's not boastful, love's not proud, love's not self-seeking. Love sees no good or sadness, but is Lord in trust and hope. Love delights and protects the truth. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. If I speak the words of man and of the angels, but without love, I am nothing. If I give my life, without love, I am not me. If I understand the words and all its mysteries, without love, I am nothing. If my faith moves mighty mountains, but without love, I am magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghem banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing na'y makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkakasala, sunod lagi sa Diyos Ama.
kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga opisyal na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanmay hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego o Clean as You Go sa lahat ng lugar, sa loob at ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, bahagi po ng mga gawain sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Free legal consultations sa pakikipagtulungan ng St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation o SALT sa May 20 sa ganap na ikasyam ng umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Adult Baptism, Confirmation, and Holy Communion sa May 22 sa ganap na ikaapat ng hapon. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga detalye. At Operation Pagbibinata, libreng laser tuli sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ikaisa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi din po ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong ika-25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ng ating ari at